Okay, so ang first thing to do is once na open mo yung database ay yung Visual Packs Pro, kailangan mong i-default yung iyong directory. So sa case natin, our directory is PRGS na nasa drive C. So ang command is set default to yung drive, which is C colon backslash, and the subdirectory or the folder, which is PRGS. Okay. So once you command a directory, makikita niyo yung laman ng folder. So may dalawa tayong file, isang grades.dbf at yung isa is profile.dbf. So let's try to recreate yung data entry procedure para sa profile.dbf. So ang command to create a program is modicom or modify command plus yung name ng program or yung name ng PRG, yung file name ng PRG. Okay? So any file name will do, pero mas maganda yung file name should be related doon sa kung ano yung function ng program. So ang ating gagawin is data entry for the profile database. So pwede kong pangalanan ng ano yan, new pro. Okay, so new pro, and then press enter, lalabas yung edit window. Makikita niyo sa title yung file name newpro.prg. So ano yung first step is i-define nyo yung layout ng screen or ng interface, yung window layout ng interface. So how do you define a window? Tandaan nyo pa. So ito yung code ng defining window. Okay, the first line, define window, followed by the text new. Yung new is the name of the window na dinefine natin. Pwede nyo palitan yung new, no? Depende kung anong gusto nyo. So in our case, papangalanan ko siyang new. So ang syntax, first line, define window new, then semicolon. Ang next line is yung at. Yung at is dinidefine niya kung saan position ng screen mag-a-appear yung ating window, particularly yung window new. So in our case, that is at 00, meaning at row 0 colon 0. So yung size is ilang row and colon ang available doon sa window new. So sinize natin siyang 40 by 150, meron siyang 40 rows and 150 colons. So yun lang yung work area mo. Doon ka lang mag paplad or magle-layout ng iyong data requirements, followed by size is yung default font. So yung font na ginagamitin ng window new, for window new lang ha, is sans serif. Ang text niyan is 8 text size. So font string, font name, comma, size, semicolon, and then yung float. So when we implement float in defining window, yung window niyo pwede niyo i-move, pwede niyo i-drag from anywhere doon sa screen, and then close. So pag in-implement yung close, yung window nyo magkakaroon ng selection. Meron siyang minimize, maximize, and close, followed by
system. O minimize. Minimize, close, andun yun sa taas. So, next is system. Pag naglagay ka ng command na system sa inyong window definition, ito yung color scheme na gagamitin ng window mo. Yung color scheme ng system. Anong system? Yung window system. Yung color RGB is the background ng ating window. Anong particular window? Yung new. So, tatlong kulay yon, red, green, and blue. No? Titimplahin niya. No? Lalagay kayo ng number. So, in our case, that is 198-230-299. Pwede niyong baguhin yan. Depende sa timpla ng inyong design. And then, yung title, ang syntax is title, open quote, string, close quote. So, nilagyan ko siyang Student Profiling and Evaluation System version 1.00. So, yung title will appear on the, dun sa title bar ng window nyo. Move window new center is this line, meaning ibabypass mo yung at, yung location ng window kung saan mag-a-appear. Pag nag-implement ka ng window new center, yung window mo mag-a-appear at the center of the screen. Hindi niya gagamitin yung at 1-1. Okay, so let's try. So how do we activate window? So activate window new. Activate window new. So try nating i-run yung program by clicking the run button para matest. Yes, i-save natin yung new pro. Ayun. Ganito yung itsura ng ating window. Andun yung title, student profiling. Andito yung close, minimize, float, meaning pwede nyong galawin siya kahit saan. Okay. At ang color background niya ay this one, green, kulay avocado. Okay. So let's try to bypass yung move window new center. Ira-run ko ulit. Okay, so sa nag-appear, nandoon sa row 0, colon 0. So, ginamit niya yung at 0, 0. Okay. So, balik natin sa gitna. Run again. Okay, so nasa gitna siya. So, dito lang tayo mag-construct ng ating layout. For data entry, anong particular database? Profile. Profile database. Okay? So, if we are going to look at the structure of our profile database, so, i-use natin yung ating profile, and then, let's say, display structure. Ito yung mga data requirements. Meron tayong 10 data requirements from student number, last name, first name, middle initial, address, birth, B-day, contact, email, gender, and courses or course. Data type or character maliban sa B-day, which is date. And yung do you have age? So wala. No? So all character maliban sa date. So lahat yan is gagawa natin ng label doon sa ating screen. Anong particular screen? New. So ating window new. Gagawa natin siya ng label. Bawat data requirements. Okay? So, paano gumawa ng label? So, implement the add row colon. Add row colon, say, and then label. So, let's say, yung student number, yun. Ilagay ko sa row 3, colon 3. So, pag nirun ko yan, andun yung ating student number. Sa row 3, colon 3. Okay? So, yung first number is for the row.
second number is 40 colon. So, ilang available row meron ng ating window nyo? 40. Ilang colon? 150. So, yun yung ano sa'yo, yun yung limitation ng ating window nyo. Ayun, so, pwede nating i-modify yung ano, yung text. No? Pwede natin siyang i-modify. Lakihan natin ng konti or lagyan natin ng, palitan natin ng font. Pwede yun. Okay, so how do we do that? Nagawin lang natin is mag-i-insert ako ng additional arguments dun sa row at row colon, say string. Okay? So, lalagyan ko lang to ng additional arguments, yung student number. So, anong ilalagay ko dyan? Anong magandang ilagay dyan? So, lagyan natin siya ng baguhin natin ang font. Ay, so lalagyan ko siya ng argument. Ayun. So at 33 say student number semicolon. Ang font is Times New Roman, ang size is 12 at ang color is 255-2550. So anong color combination yung 255-2550? Let's try. Yes, ayun. Yellow on yellow. Kaya wala tayong nakita sa screen. Okay? So, palitan natin yung color ng ating text. So, 255-255-255. Okay? So, try natin. Yes. Kulay white. So, paano kasi gagawing black? Anong color combination ng black? Again, saan magandang kumuha ng color combination? We use the paintbrush. Makikita niyo yung paintbrush ko sa screen. Okay. So, para makakuha kayo ng color combination, sa paintbrush, click niyo yung edit colors. So, from edit colors, click kayo ng desired color. Let's say black. So, ang RGB ng black is 000. So, pwede nating gawing 000 to. 0 0 0. So pag in-execute, ayun, kita na siya. Or you may choose another color of your desire. So kanyari, gusto kong gawing blue. So i-select ko si blue. Blue, where are you? Ayun, 00128. 00128. Okay. So, gagawin ko itong 00128. Magiging blue na siya. Ayan, medyo maganda na siya sa mata. Ang size niya is 12. Pwede niya siyang baguhin. So, let's say, gawin natin 11. And then, i-run natin. Yes, ayun. Lumiit ng konti. Okay, question? None so far. Paano yung font? Saan nakukuha ng font? Saan magandang kumuha ng font? Sa Word. So, open nyo yung Microsoft Word nyo, tapos palitan nyo yung font. Kukopya lang kayo ng font sa Microsoft Word. Let's say, kasi yung ginagamit ko, Times New Roman. So, gawin ko siyang Arial. I-open ko yung Microsoft Word ko and then kukunin ko yung available font kay Microsoft Word. So, ano bang magandang font kay Microsoft Word? Let's say, Broadway. Okay. So, papalitan ko lang si Times New Roman ng Broadway. Ayun. Tingnan natin itsura. So, nagmukhang Broadway na siya. Nabago na yung font. Okay? Question? None so far? Any question? Wala pa po, no?
Wala po. So, mas type ko yung Times New Roman, ibabalik ko siya sa Times New Roman. Bakit tayo sa Word kumuha? Kasi, mas magandang kumuha sa Microsoft Word kasi ang ginagamit ng Microsoft Word, yung available font ng ginagamit mong computer. Hindi kasi lahat ng computer, existing lahat ng font. Ngayon, si Microsoft Word, ina-adapt niya yung available font nung ginagamit mong computer. So, meaning, lahat ng font na nandun kay Microsoft Word, existing sa computer mo, pwede mong gamitin as font ng iyong layout. Okay? None so far. Okay, so next is the last number. First name, course, gender, no? Lagay ko na sa lahat. Ayun. Okay na. Na-plug ko na. Gagawin ko na lang is i-insert ko yung argument para pare-pareho sila ng font type and font size. Copy ko lang yan. Control C. Punta ako dito sa last. Sa end. No? And then, Control B. So, Control B lahat. So, Control B and another Control B. Okay, so pag niran natin yan, ayan na. Andyan na lahat ng ating data requirements na i-flood na natin. Okay, so ang next step is, again, ano yan? Hingi tayo ng entry for each data requirements. So meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 required entries. Huh? So for us to accept an entry doon sa user, kailangan natin mag-provide ng storage or ng variable. So meaning, kailangan natin mag-declare ng variable for each data entry. So student variable for student number, variable for last name, variable for last name, hanggang variable for course. So how do we declare variable? So dineclare ko yung variable like this, no? So yung variable ko for student number is bstudno equals space 15. Saan galing yun? If we look at the structure ng profile DBF, yung unang field name is studno. So, magkikreate ako ng variable intended for studno. So, hindi ko pwedeng gamitin yung studno because studno is yun yung name ng field name. So, ang gagawin ko, lalagyan ko ng suffix. So, pwede kong lagyan ng V as in variable or X, no? And anything na ano, any character will do, no? Huwag lang parehong-pareho ng studno. Kaya ganyan yung declaration ko. V studno equals space. Bakit space ginamit ko? Kasi yung studno is a character type. So pag magde-declare ka ng variable of a character type, ang syntax mo should be variable equals space open parenthesis yung argument na number close parenthesis. Saan ako kinuha yung 15? Yung 15, kinuha ko yan sa width ng ating student number. So meaning, yung vstudno is allowed to accept 15 characters as value ng vstudno. Same true with last name, first name, middle initial, address, yung vday. Yung vday, no, is declared as date function. Bday is equal to date function. Meaning, pag date function mo yan, ang magiging initial value ng bday mo is the current date. Ba't ganon? Because sa ating database, yung bday is declared as date.
Okay? Ang data type ng bday is date. So, date is far more difference ng character. Hindi mo pwedeng i-space yan kasi hindi niya makakonsider as date yan. Kaya, pag magdi-declare ka ng date type ba, variable, much better. Gawin mo na agad siyang date function. So, bbday is equal to date. So, bcontact is space 15. Bemail 20, bgender 1, bcourse 15. So, after declaring your variable, anong next? Lagyan nyo ng laman yung variable. Okay, dineclare nyo. So, lalagyan nyo ng laman. So, paano natin lalagyan ng laman yung variable? Ang syntax is, i-provide mo yung location, so, atro colon, followed by the instruction get, plus yung variable. So, parang ganito itsura niya. At 3:30, get vstudno. Bakit 3:30? Kasi yung vstudno is variable po student number. So, sa layout, yung student number nasa 3. Kaya ang ginamit ko doon, 3. Yung 30, meaning sa tapat siya ng student number. Okay? So, let's try. Mag-implement tayo ng read. No? Laging may read after ng get. So, i-try natin. Ayun. Tumama siya dun sa R. Bakit? Kasi nilakihan natin yung font ng student number. Kaya, dumikit siya dun sa R. So, anong gagawin natin? Pwede natin iusog. Sabihin natin, 3, let's say 3:40. So, run. Ayun. Okay na. So, pwede mo natin palitan yung font ng data entry? Pwede. So, let's copy na lang, no? Copy natin yung font tsaka yung font size. Lalagay ko lang yan as argument. So, atro colon get b stud, no? Semicolon. Next lang is font times Roman. 11 ang size. Ang color niya is 00128. Pag nira natin yan, walang effect yung color. Okay? So, lumaki siya. Kanina, maliit. Okay na. So, gawin natin yan sa lahat ng ating data requirements. Anong next yung last name, first name, middle initial, tsaka yung bcourse. Okay. Ito yan. So, babaguin lang natin yung 30. Gawin natin 40. Okay. 40. This one is 40. And another one is 40. 40. 40. 40. And 40. Okay. May tanong ba? Wala naman. Makakasunod? Yes. Makakasunod sila? Yes. Okay. So, ginawa ko siyang 40 lahat. Pag in-execute natin, ayun na. Ha? Kaso, maliit yung ibang entry mo. Bakit? Kasi hindi pa natin binabago yung alin, yung font size, tsaka yung font color. So, gawin ko, i-copy ko lang yan, select, and then control C. Punta ako dito sa last name, control V. Sa first name, another control V, BMI, address, contact number, email, gender, at saka course. Kinopy ko lang. And then, execute natin. Ayun. So, pare-pareho na sila. 1, 2, 3. Yan. Okay. So, 02-27-2020. Ayan. Okay na. Okay. So, gumagana na lahat. So, next is
May laman na yung ating variable. May laman yung last name, may laman yung first name, may laman yung BMI. So, ang next step is, ano, lilipat natin, no? Lilipat natin yung laman ng variable papunta dito sa ating profile DBF. So, kung ibabrowse natin yung ating profile DBF, may laman na siya. Okay? May laman na siya kasi nag-sample na tayo before. So, try nating burahin yung laman. No? Paano magbura ng laman ng database? So, ang command is zap and then pack. Okay, pag binrowse natin yan, wala na siyang laman, binura ko na. So, para makita niya kung papasok yung totoong entry. So, paano natin ililipat yung laman ng variable papunta doon sa DBF? Una, dapat define mo kung saan DBF mo isa-save. Yung laman ng database, ay yung laman ng variable. So, saan DBF ba? Siyempre sa profile. Okay, so i-use natin, use profile. Next line after that is, kailangan mo mag-create ng blank space doon sa profile DBF. Bakit? Kasi kung hindi ka mag-create ng blank space sa profile DBF, ang tendency niyan, papatungan niya yung last record. Papatungan niya yun. So, mawawala yung last record mo. So, take note na kapag ang ginagawa niyong procedure is data entry, lagi kayong mag-implement ng blank space. Huwag naman kayo mag-implement ng blank space before replacement kapag ang procedure nyo is data amendment or pag-i-edit ng record. Bakit? Kasi kung mag-i-implement ka ng blank space sa iyong edit procedure, ang tendency niyan, magdoble yung record mo. Yung isang unedited at yung isang updated. So, tandaan nyo na ang append blank, usually ginagamit yan pag magdagdag-dag ka ng bagong record sa iyong database. So, happen, yung program natin is creating new profile sa ating database. So, kailangan natin mag-implement ng append blank. Yon. So, append blank. Para magkaroon ng blank space. At doon natin ilalagay sa blank space yung laman ng variable papunta sa database. So, anong syntax? Paano natin ililipat yung laman ng variable papuntang database? Anong syntax natin? Replace. Tandaan niyo yung replace. So, ang syntax dyan is to replace field name with variable name. So, sa case ng student number, ang syntax will be replace studno with v studno. Meaning, yung laman ng variable student number, dadalhin mo doon sa field name studno, which is nandoon sa profile DBF. Okay? So, yun yung syntax yan. Replace field name with variable. So, lahat yan. No? Yung 10 variable natin, ilalagay natin sa ating, i-replace natin sa ating database. Okay? Isa-isahin natin. No? So, pag inisa-isa natin yan, ganito itsura yan. Ayan. Ayan, i-retype ko na. So, replace studno with v studno, last name with v last name, mi with v mi, first name with v first name. Pag bumaba ka ng line, pag nag-next line ka, kailangan mo mag-implement again ng replace. So, replace address with v address, comma, to separate the variable, v day with v day. So on and so forth. Okay? So, let's try, no, kung magra-run siya. I-run natin. Yes. Student number 1. Last name.
So ilagay natin si ano si si Miss ano si Miss Pamitan. So Pamitan. Alma. Wala siyang ini-middle initial, so X. Address wala rin, no? None. Birthday niya, let's say November 2, 1995. Contact number, none. Email address, none. Gender niya, female. Course, BSCS. Okay, enter. Dapat, itong data in-enter nating record or data is papasok doon sa ating profile. So, pag binrowse natin yung ating database, ayun na si Pamita. So, walang error yung program. Nag-execute siya dire-diretso. Okay? Question? Wala. So, anong logical, anong possible error ang pwedeng mangyari dito? So, anong mga possible error? Unang, kung marami kang ilalagay na record, i-execute mo nang i-execute yan. After entering a single record, i-execute mo ulit para sa pangalawa. Execute mo ulit para sa pangatlo. Irarun mo lagi. Diba? Diba? So, yun yung isa sa mga error nito. Tawag ko doon logical error. When you say logical error, mag-execute yung program, tama. Pero, yung functionality niya, hindi maganda. Kasi para may enter mo yung, let's say, 10 records, 10 times mong irarun yung program. So, why not lagyan mo ng procedure na hindi siya mag-exit sa program unless ano, hindi siya mag-implement ng exit. Or unless hindi niya patapos yung record lahat na ma-enter. Okay? So, yun. So, isa yun sa mga logical error nitong program na to. Pero gumagana na siya. So, anong magandang gawin dyan? Lagyan natin ang procedure. Looping procedure. Okay? So, lagyan natin ang looping procedure. So, last time, ang ginamit nating looping procedure is yung pinaka-basic. Okay? So, yung pinaka-basic niya, ito. Ito yung ginamit natin. No? Pinaka-basic looping procedure. Nag-implement tayo ng if at nag-implement tayo ng undo. So, anong ginagawa nito? So, ang ginagawa nito is, nung tatanong siya, throw colon 20, say, do you want to add another profile? Pag nag-yes, uulitin niya yung procedure. Pag nag-no, i-exit niya yung procedure. Tanggalin ko lang, i-remarks ko lang yung replace para pag-tinry natin to. Ngayon, itong if sagot is equal to capital letter Y, mag-clear and then maglo-loop. Ang question dyan, saan maglo-loop? Saan part ng program maglo-loop? Dito sa taas? Supposed to be sa taas. Pero, paano malalaman ni loop na dun siya maglo-loop? Sa taas. Paano niya malalaman? Si loop, pag nag-implement ka ng loop, ang hanapin ni ano ni loop is yung nearest active do while. Magka-partner yan. So, nearest active do while. So, yung do while condition, meaning, i-execute mo yung mga procedures as long as the condition is true. So, do while plus condition. Okay? So, ito, maglo-loop to sa active do while because the condition is true. So, meaning, kailangan mag-implement ka ng do while along the procedure. So, saan mo ba gustong pabalikin? Sa taas. So, dito ako maglalagay ng do while. Or pwede rin dito sa activate, before activate window. So, lagyan ako dyan, do while t.t. Meaning, do while true.
So, if the condition ng sagot is true, magki-clear siya, magluloop, pupunta siya doon sa do while true. So, uulitin niya lahat ng procedure. Now, if the condition is false, ang i-execute niya yung else. Iko-close ko yung window, i-clear, i-exit. Saan mag-exit? Sa ilalim ng end if. Okay. So, pag nag-exit siya sa ilalim ng end if, dapat yung do while mo, merong partner na end do. Kasi yung nagde-define na hanggang dito lang ang i-do while niya. Hanggang dun lang sa ilalim ng end if. Okay? So, let's try to execute. Yes. So, lagay tayo. Ganyan na lang para mabilis. Yun, nagtanong siya, do you want to add another profile? Pag nag-press ako ng Y, dapat babalik doon sa student number. Ayan, so okay. Okay yung looping natin. Pag nag-press ako ng no, dapat mag-exit yung program. No. So, okay siya. Okay, so nag-execute yung program. No errors. Okay na. Question? Any question? Wala pa, no? Okay, so anong nakikita niyo yung ano? Hindi maganda. Yung interface. Tignan niyo yung interface. Pagdating dito sa ilalim. Do you want to add another profile? Okay, hindi siya uniform doon sa ating ano? Sa ating label, no? Ibang-iba yung kanyang font, ibang-iba yung kanyang ano? Yung kanyang location, ibang-iba. So, pagandahin natin ng konti para medyo interactive ang dating. Okay? So, i-remarks muna natin tong area na ito. Okay. So, pag ni-remarks mo yung isang line, lalagyan mo lang ng asterisk, magiging green yan, meaning hindi siya kasama sa execution. Usually, nilalagay yan kapag i-define mo or i-describe mo kung para saan yung program, yung portion na yun. No? Kasi, habang lumalaki yung program niya, nagiging complex, humahaba yan. Pag humaba na humaba yung procedure nyo, mahirapan na kayo minsan. Malilito kayo kung para saan ba yun. So, gamit kayo ng remarks. So, ang target natin is palitan natin tong part na to. Gawin natin maganda. Ha? So, in defining window, hindi yan limited sa isang window lang. Pwede ka pang mag-define ng maraming window as long as you want. Okay? So, sa ating sample, sa ating ginawa, ilang window dinefine natin? Isa pa lang. Na? Isa pa lang yung window na dinefine natin. Gusto ko mag-define pa ako ng isang window. So, magdi-define ako ng another window, papangalanan ko siya ng alert. So, yun ay papangalan ko sa window ko, alert. So, paano ko siya i-define? So, again, the same syntax. Define, add, size, font, float, close, minimize. Ganun-ganun pa rin ang gagamitin natin. Ayan na mismo yan. Okay. So, eto yan. So, another window definition, which is alert. Ang pangalan, alert. Ay, ano yung characteristics ng aking window alert? So, ang pangalan ng window ko is alert. Mag-a-appear sa, sa location 5-5. Ang size niya is 4 row and 60 column. So, ang font name niya at font size is MS Serif 8. So, this time, no float, no close, no minimize. Paano yan? Kasi, kung gusto mong i-bypass yung float, huwag mo nga alisin yun. Ang command dyan, no float. So, pag naka-no float, hindi mo siya pwedeng galawin yung window mo. Pag no close, hindi mag-a-appear yung tatlong button na ito sa window alert. No minimize, hindi mag-a-appear nga yung tatlong window, tatlong button na ito. And then, system color RGB. So, 0, 1, 2, 8, 64. No? Ewan ko kung anong kulay yan. Move window new center. Meaning,
nung window new center, binypass ko yung at. Okay? So, try natin i-execute. Wala pa, no? Hindi pa natin ma-execute kasi nag-define pa lang tayo ng ating window. Okay, so, saan natin gagamitin yan? Gagamitin ko yan dito para mas maganda sa ating looping procedure. Okay? So, sa ating looping procedure, bago ko ilagay yung do you want to add another profile, okay, i-activate ko yung aking alert. Activate window alert. So, yun yung dinipine ko. Okay? Tapos, saka ako hihingi ng entry. So, alisin ko na muna to ha. O, dyan sa baba yan. Saka hihingi ng entry. Anong entry ang hihingin ko? So, i-remarks ko muna yung do while. So, hihingi ako ng entry at location 1 at row 1 colon 2, magtatanong ako. Doon ko ilalagay yung question na do you want to continue? Ilagyan ko na siya ng ano, font Times New Roman bago 12 o let's say 11. Color niya 255-2550. So try natin ang itsura. Pag in-execute, so ayan. Ito yung aking window alert. Tingnan yung itsura. No? Wala siyang minimize, wala siyang close. Hindi ko rin siya mamove. Nandun lang siya sa gitna. Sa center ng screen. Okay? Do you want to continue? Ngayon, ang problem niya, pag ginalaw ko ito, naiiwan siya. Kasi nandun siya sa center ng main screen. Wala siya dito sa center ng ating window new. Okay. So, paano natin siya isasama sa loob ng window nyo? Ayun, oh, nandun siya. Hindi siya nagko-close. Oh. So, pwede ko siyang i-deactivate. Deactivate window alert. Yan. Saka lang siya magko-close. So, para mapasama siya sa ating window nyo, gagawin ko dyan, pwede ko siyang i-activate sa loob ng window new. So, ang command is activate window alert in window new. Okay? Activate window alert in window new. Yun ang syntax. Kaya pag in-execute natin, nag-appear doon yung window na alert natin, nasa dulo na. Okay? Kasi yun yung center. So, pag ginalaw ko yung ano, aking window nyo, kasama siya. Okay? Okay na? Question? Wala. No, igigitna mo na lang ngayon to. So, paano mo siya igigitna? Pag kinlose yung window nyo, makoklose din siya. Okay? So, paano natin siya igigitna? Paano nyo siya igigitna? Papalitan mo yung row colon. Yung row colon ng alert. Row 5 colon 5. So, aalisin mo ngayon itong move window nyo. O move window alert sa center. So, ang gagamitin ko is yung at. So, hindi ko pwede gamitin yung 5-5 kasi nandun ako sa loob ng ano, window nyo. Ang window nyo ko, ang last line ko is 17. So, dapat, pwede ko siyang ilagay sa 20. Row 20, colon 5, or colon 10. It's up to you. So, let's say colon 5 na lang. Ay, colon 10 na lang yan, para masaya. No? Pag in-execute ko siya ngayon, ayan, nandun na siya sa loob. Okay? So, ang next step, ilagay natin yung selection. Yung yes, tsaka no. So, how are we going to do that? Question pa lang yung ilagay natin. Wala pa yung selection ng yes or no. So, paano natin ilalagay yung yes or no?
So, mag-i-implement ako ng array. Alam niyo yung array? Familiar kayo sa array? Data structure. Array. Linear array. When you say linear array, let's say 1 by 1 by 2, meaning meron kang array na single row, dalawang colon. Okay, familiar kayo ron? Under data structure yun, yung array. So, dito sa Visual Pack, so pwede kang ma-declare ng array. Ang syntax is declare plus yung array name. So, ang ginamit yung array name is xSelection2. Meaning, meron akong array na ang pangalan is xSelection at dalawang element ang available sa array ko. So, magkakaroon ako ng xSelection1 at xSelection2. So, xSelection element 1 at xSelection element 2. So, yun yung composition ng array ko, yung aking linear array. Okay. So, yung xSelection 1, nilagyan ko ng laman. So, xSelection first element, ang syntax xSelection parenthesis 1, close parenthesis equals string yes, close string. So, yun yung laman ng aking first select xSelection 1 array. Yung second element ko naman, ang laman is NO. Okay? So, saan ko gagamitin yan? So, after that, after declaring an array, magdi-declare ako ng another variable. Papangalanan ko siyang against. So, it is a character type variable kasi is space. Ang maximum allowable character niya is 3. Bakit 3? Kasi diyan ko ilalagay yung laman or yung response na yes or no. Kaya 3 yan because ang yes natin is 3 character. Hindi ko pwedeng gawing 2 yan kasi hindi niya i-accept yung yes. Kaya 3 ang ginamit ko. Yung no, acceptable kasi 2 character lang yan. Okay na, nag-declare ako ng variable. And then, mag-i-implement ako ng data entry na may argument. Ito. Ang aking data entry. Yan, no? So, paano to? Sa at 0.5 at row 0.5 ng anong window? Ng window alert at row 0.5 ng window alert colon 48 magiget ako, hingi ako ng entry na ilalagay ko sa against. Kaya nag-declare ako ng against doon. Pero this time, sinasabi ko kung saan kukunin ang entry para sa against. Kaya meron ako doon from. No? From what? From array x selection. So, gumamit ako ng picture format using this method. String, ampersand, ay at, tapos ampersand, tsaka capital letter T. So, anong magiging effect nito? Dito sa ating throw colon get against from x selection. Take note yung x selection is an array. Meaning, dalawa laman yan. Yes, tsaka no. No? So, etong picture format na to, ini-implement yan sa mga array selection. Hindi mo pwedeng gamitin to kung hindi ka magde-declare ng array. Kaya ang syntax na throw colon get variable from array using this picture format. Yan na yun. Hindi nyo na babaguhin yung picture format na yan. Binago ko lang yung font, yung color. So, after get, dapat may read kaya meron akong read dun. And then, i-close ko na yung aking alert. So, pag nirun natin yan, pwede na bang i-run? So, try mo na natin i-run. Yes. So, dapat, pagdating ko ng course, pag in-enter ko yan, nagtanong sa ayun, do you want to continue? Andun yung selection mo ngayon, yes or no?
So, pag nag-yes ako, kinlik ko yung yes. Ang laman ng against ko is yes. Pag kinlik ko yung no, ang laman ng against ko is no. Okay? So, ang next part nga is to determine kung ano yung laman ng against. So, dito na ngayon papasok yan. So, instead na sagot, wala na yan, no? Wala na rin yan. Tanggalin na natin to. So, mag-i-implement tayo ng if ngayon. So, kailangan natin ma-check kung anong laman nung sagot. Hindi na, no? Ibang variable ginamit ko. If against equals y es. Clear loop. Else, deactivate nyo yung window, clear exit, and if, and do. So, dapat buksan natin yung endo sa taas para alam niya kung saan siya maglo-loop. Okay. So, ito na yung looping procedure natin. Humaba ng konti pero gumandang tignan. So, kung i-execute natin yan, yes. So, data entry, blank muna. Pag nag-click ako ng yes, dapat babalik siya dito sa student number. So, try. Click ko yung yes. Ayun, bumalik. So, meaning okay yung execution ng program. Pag nag-click ako ng no, dapat magko-close yung window mo. Click tayo ng no. So, nag-execute siya. So, okay na yung program. Ha? So, okay na siya. Meron na siyang looping procedure. So, pwede na siyang gamitin. So, hindi siya exit hanggat hindi nag-exit yung user. Okay? May question po ba? Any question? Wala naman. Wala. Okay. So, kung walang question, pwede na natin i-end yung program dito. And then, so, end muna natin. Okay.